The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. I am Kate Dalaga Garcia, your madiscarding nanay, and I am streaming live from Santo Tomas, Pampanga. Good morning, Mayap Agat Panapon, Mayap Ayabak, and welcome to The Negosyo at Home on TNC. Yes, welcome po once again sa ating negosyo at home. And I'm very happy na naitawid natin yung ating season 2. And ngayon po, nasa season 3 na tayo. And actually, hindi ko po in-expect na ganito uusad at tatagal yung ating show. And of course, nag-e-enjoy po ako sa ginagawa ko. And for season 3, as promised, meron po tayong level up na gagawin, no, sa ating programa. And I hope aabangan niyo po 'yan, no. So fina-finalize na lang namin yung ano, yung ads namin doon. Ayan, for your teaser lang, no, para po may information kayo. So we will be giving up 5,000 peso each po sa mga deserving na gustong magkaroon ng negosyo at home. So may criteria po tayo wherein i-share ng TNC yon soon, no, pag na-finalize na po yung materials natin. And of course, our objective is to help yung mga nasa laylayan, especially po yung mga katulad nating nanay na magkaroon po ng pag-asa, magkaroon ng ano, ng pagbabago sa buhay. So small amount of 5,000, we believe makakatulong po sa pamilya, no, sa pamilya na kung sino man po ang makakatanggap noon. And of course, lagi po nating sinasabi dito po sa Negosyo at Home, itong show po na ito ay para sa lahat, no, sa mga nanay, madiskarding nanay na katulad ko, sa mga tatay, and of course, sa mga estudyante, sa ating mga anak, no. Tinuturuan po natin silang kumita kahit nasa loob lang ng bahay, especially ngayon. 'Di ba, before kasi dapat daw ano, focus ka lang sa isang ano, sa isang job. But with what happened, especially ngayon, nagtaas na po yung mga bilihin. And ang labanan ngayon is multitasking, no. So like on my part, meron, pinasukan ko na rin po yung GCash, no. Binuksan ko na rin po yung ano, yung bigasan ko dun sa ano, dun sa palengke. So meron din tayong mga webinars, no, na sinishare po sa ano,
sa madla, and then meron dong subscriptions. O, di ba? So kahit nasa bahay ka lang, may cellphone kang dala, no, may wifi ka, talagang ano po, pwedeng pagkakitaan, no? So marami ding mga options po dyan. Like for example, gusto niyo magtinda ng bigas, ayan, tuturuan ko kayo, no? So ako po ay certified rice dealer, and alam ko yung mga variety ng bigas. So we're praying someday na ano, magkakaroon tayo ng ano, ng franchise dun sa bigasan na yon, with a small ano, small amount of fee, wherein may sistema, no? Marami tayong matutulungan kasi ang bigas po ay mahalaga din, no? Na ating kinakain araw-araw, lalo na sa ating mga Pilipino. And of course, for today, bilang aking first guest, no? I'm really proud dito sa taong ito, how he handles yung kanyang pamilya. Yung friendship namin talagang masasabi kong ano, institution na. It means talagang kahit magkalayo po kami sa isa't isa, talagang pag may problema siya, nabalitaan ko may nangyari sa kanya, talagang we really keep in touch. And itong taong to, pag nagkita kami, as in yung halakhak ko na hindi ko na ibubuga ng matagal na panahon, eh dito ko talaga ano, nasa share. As in, we can talk anything under the sun. And talagang itong guest nating na to is masasabing kong may ano, one of my best friend. Ayan. So siya po ay aking college days frenemies, no? Tama, Luis. Kaibigan at kaaway, mamaya ikukwento namin 'yon. So ipakilala ko na, no? Direct ipakita na natin si Sir Luis Cimbria Jr. Yan. Hello, good evening, good afternoon pala to everyone. Oh, di ba? Akala si Coco Martin, di ba? Hindi. Face lang yan. Okay, salamat ha. Naiya naman ako kay Coco. Di ba? Coco Martin. Pero dati yon. Ngayon, sino na bang kamukha mo, Luis? Siya pa rin naman eh. Oh. Kung titignan mo yung dimples niya, yung ngipin niya. O, oh, di ba? Tama ba, direct nakaka ma-agree ka ba sa akin? Ayan. Kalabaw lang ang tumatanda, Kate. Tanda mo yan. yes. Ayan. Ayan, ganyan kami, no? Unang kita pa lang, tinginan pa lang kami ni Luis. As in, ang unang buga talaga namin is yung, ano, yung halakhak, no? Yung tawa na walang keme, yung talagang ligaya namin na nagkikita kami, no, once in a while. So, ayan, how are you, my friend? I'm doing good. Ikaw, kumusta ka naman? Ayan, survive tayo sa COVID. Congratulations! grabe, no? Ang daming, akala natin, ano, hindi natin kakayanin, di ba? Yeah, I know. Sobrang hamon talaga yung nangyari sa atin ng pandemic. And it drive us to, sinasabi nga, no, parang the new channel, di ba, na to the new, yung bagong way of life na ng tao. So everything goes online, which is talaga naman, no, kung madiscarding Pinoy, madiscarding ina na katulad mo, di ba, gagawin ang lahat, even online. Yan. So, tama, maraming paraan. Maraming paraan. Naniniwala ako dyan. And dahil isa ako sa avid fan mo, naniniwala ako sa iyo. Tama, ayun. So, kumusta ang si Kate, ano? Yeah. Sige. Go ahead. Yeah, by the way, si Kate is a college friend. Nagsimula kaming magkaaway bago muna kami maging magkaibigan. Nagkakopyahan. Anong school? Sabi mo ko, anong school? Para Philippine Christian University sa Taft, Manila. Ayan. So, habang si Kate, merong nandun lang sa bandang likod ng PCU dahil doon siya nagda-dorm. Ako, nasa dulo ako ng nakpil. No? Medyo it's a long walk, pero I still walk papunta sa school. Tapos, ayun. As para in, makita walk, lang walk si lang talaga, no? Oo, siyempre. Ito mo naman, wala akong tiyan nun, babe. Oo nga, no? Taray. Kasi nilalakad ko lang. Walang pamasahe, no? Walang pamasahe. Yung mga hugot namin ni Luis. Yung walang pamasahe, walang uniform. no? Tapos kapag tuition fee, no? Ikot na kung saan kukuha ng pang-tuition. Those are the days. Yan, sikat.
una na magkaaway kami kasi daya niyan. Nangangopya sa akin, tapos nung ako nangangopya sa kanya, ayaw niya. Like, kasi Serrano, then Simria, talos so, sa lahat ng klase, magkadabi kami. Medyo matangkad na tao yan, sikat. Matangkad na tao, and so towering girl siya talaga. Pagka, and aside sa angkin niyang ganda, no, talaga namang lumilingon halos lahat sa kanya dahil maganda na brains pa, beauty and brains package yan. Tatlong pa. Billion eh. Tatlong billion, di ba, Luis? Naalala mo? Beauty, body, and brains. So, di ba? Hindi, oo. Hindi body yun eh. Hindi body. At ano yun? Sige. Alam mo na yun. Kaya mo yun. Siyempre kami lang po yung nagkakaintindihan. Alam mo na yun. O, di ba? Yung totoo yung sinasabi ni Kat, no, na pag nagsasama kami, nakakatawa kami ng purong tawa lang. Yung parang wala kami hindi, wala kami pakialam sa anong sasabihin. Walang keme. Tao. And I think, maganda yun kasi wala kaming inhibition sa isa't isa. Yun yung isa sa mga nagpatibay ng aming friendship. Yan. So, truth, thick, and thin. Yan. Okay. Nabanggit yan ka. Pag may problema, tulungan. Tatawagan ko siya, may message ko siya, Kat, kailangan ko na gano'n. To the rescue naman si Kat. Yan. I'm proud. Oh, I'm proud of you sa mga achievements mo din, Luis, no? Talaga siyempre, isang buwarang ako rin naman. Proud din naman ako sa'yo. Kakatuwa. Yan ang kailangan natin gawin eh. Kasi ang pagiging tatay is a responsibility. Parang napaka-responsible niyan eh. Kailangan natin siyang yakapin, di ba? Hindi ka lang naman basta maging pag nagkaanak ka, tatay ka na eh. Hindi. Kailangan yung responsibility. Yung minsan selfless, minsan sinasabi ng ano, parang wala ka nang binibili para sa iyo. Pero ganun talaga eh. Pag magulang ka, ibibigay mo lahat. Even part of you, you will give. Ayun lang. Saka ang ganda, ang ganda ng lahi mo, no? Sa pag-invite sa ang akin. Ang ganda ng lahi ni Luis, eh. Oo naman. Mas lalo na yung lahi mo pa, ikaw naman. Sa akin kasi ang problema, sobrang daming lahi, eh. Ang daming gustong magpalahi sa akin, kaya lang hindi pwede, so selected lang dapat. Diba, ano to? Ginawa kang palahian, ano? Diba? Oo. Pero kung ano, at least naman, ang swerte nila pag nalahian kanila, no? Ang ganda ng bunga, tiya. Oo, hindi lang yung bunga, quality talaga. Ganun, ano? Tayo, eh. Ayun. So, ano bang topic natin ngayon? Ang topic namin ni Luis is about yas. Yeah, about sibuyas, diba? Sibuyas. So, sabi nga, good news. Actually, may good news naman. Ang nangyari ngayon kasi sa presyo ng sibuyas, pababa na siya. So, salamat paano, naman. Diyos ko, diba? Grabe. So, unlike nung mga nakaraang talaga naman. Talaga namang pataas yung hahawakan mo palang, iiyak ka na. Diba parang ganun yung tama. Grabe, no? Lalo na ikaw. Diba? Na ikaw, Luis, 'di ba sa ano sa budget, pagba-budget as in talagang ano mo 'yan. Huy, umabot ng 700 per kilo. Yan, eh. Parang pag na lang kaya tayo magsibuyas. Pero hindi naman sasarap ang pagkain ng mga sibuyas. Ano, ibang option. Hindi, may ibang onion option powder. Sila, matalino ang Pinoy, alam mo ginawa. Ginisa mix. Oo, ginisa mix. Pero, well, ang yaman na sa MSG. Ginisa, kaya may sarap. Ayan, anyway. Ako, nung sa usaping ng presyo ng sibuyas, pumunta kami sa Batangas. Para mamili ng sibuyas. Diba pag bumili ka ng lomi, Luis? Separate talaga. Overloaded. Platito na may sibuyas. As in, mataas ang presyo ng sibuyas. So, ramdam. Doon namin naramdaman na talagang hindi kaya ng ano. Hindi,
ng madampi pa. Yung dati, presyo. Pag umorder ka ng sisig, yung mga loko-lokong mga nagtitinda, nagnenegosyo, ang daming sibuyas kaysa doon sa laman ng sisig, di ba? Magandang. Oh, ngayon, hinahamon natin sila. Sibuyas, to. Damihan ng sibuyas ngayon. Hindi nila kaya may magawang mandaya ng sibuyas sa mahal. Kami sa Manila. Oo nga eh. Pero ano pa rin? Actually, ano yun? Kung titingnan mo, parang sa buhay ng tao, pasalamat na rin na tayo na mataas ang presyo kaysa wala. No? Kasi kahit may pambili ka tapos wala available, it's also a problem, di ba? So minsan, ano eh, lulokohin mo na lang yung ano eh, yung mga ganong konsepto para lang hindi ka ba maano, ma-stress. So, tanggapin mo na lang mamahal ng sibuyas. Buti may mabibili ka. Buti na lang pababa na yung trend. Di ba? Buti meron ka pang mabibili. Hindi, tsaka buti may mabibili ka tayong sibuyas. Actually, feeling ko naman, may stock naman talaga ng sibuyas. Wala naman talaga ng shortage. Okay. Totoo. I don't know, kung anong ginagawa na sa merkado, kung paano na pinaglalaruan para kahit ayaw nating maging political siya, nagiging political eh. Di ba? Parang, yeah, okay. One way or another, hindi mo maiwasan maging politika, lalo na ngayon, di ba? Hype ang politics. Lahat na lang kino-question. Hindi naman masamang mag-question, pero kung impacted ka naman na talaga, iteka muna. Teka, step back muna tayo. Magmuli-muli tayo. May ano bang mali sa mga desisyon ng mga bagay-bagay? Pero dahil sa usapin ng sibuyas, alam mo, eto may kwento. Kwentong sibuyas muna tayo. Sabing ganun. hindi. Yung mga naging single for life. Kaya, parang sinasabi nila, madalas ko lang naririnig, siguro masama ugali niyan yung past life niyan, or siguro yung past life niyan, maraming pinaiyak yan. So, minsan nasabihan na rin ako ng ganyan na siguro madami kang pinapaiyak. Alam mo din sabi, ano, sibuyas? Sibuyas lang ang maraming pinapaiyak. Pangit naman nun kung yung past life mo, sibuyas ka, ning tura. Diba, past life mo, sibuyas ka. Ano, sibuyas dahil ba sa amoy? Pagdating sa sibuyas, Luis. Oo nga eh. Okay, talaga ng tawa. Anong component ng sibuyas na ano na naakma sa personality mo, Luis? Ayaw natin yung maanghit, syempre. Hindi. Small ano but terrible tatlo ang sibuyas. So, tatlo? Parang ikaw lang, diba? Ano karakteristik ng sibuyas? Maanghit. Oy, sandali. Sandali. Rewind. Balik tayo doon. Sabi mo, small but terrible. Ibig sabihin, yun din ba? Small? Hindi naman. Ayup ka. Hoy, nasa performance yan. Ayup ka. Alam na yun sa to. O, hindi. Sibuyas ang pinag-uusapan, ano? Napunta naman doon, Kat. Ikaw talaga. Hindi. Ikaw nag-start na Sige, ano pa karakteristik ng sibuyas? Totoo naman, di ba? Small but powerful. Kasi kaya niyang makapagpaluha, di ba? Inihiwang pa lang, umiiyak ka na. Ngayon, nahawakan pa lang, iiyak ka na dahil sa presyo. So, small but terrible. Pero yung bagsik ng lasa, di ba? Masarap sa sibuyas binuburo. Nakatikim ka na ng burong sibuyas. Ay, hindi pa. Ay, meron ba? Meron ako parang ano siya, yung minatamis. Yung pickles parang binabad sa suka and all, tas... Oo, oh, yan. Yan, ayan, di ba? Medyo matamis siya, di ba? Pero masarap siya, nakakagana siya. Oh. So, isa sa mga karakteristik ng sibuyas, nakakapagpataba. Kasi gagana nga kumain eh. Di ba? Di ba? Kaya, ano ba bang karakteristik ng sibuyas? Yeah. yung ano, parang ang sibuyas, dait pa niya ng ano, ang chismosa.
Malayo ka pa lang na, amoy mo na yung sibuyas. Diba? Parang ang chismis eh, no? Layo mga pa lang, alam mo na yung chismis. Mga Marites. Marites. Hindi, yeah. Actually, kahit hindi ka malayo, alam mo, naalala ko, Luis, kahit nung mga dalaga-dalaga, di ba? So, siyempre, pag marami kang basher, ibig sabihin, sikat ka, no? So, mayroon talagang point din sa buhay ko na kahit yung mga kakilala mo nasa abroad, mas alam pa nila yung ano, yung latest para sa'yo. Kaya hindi ano ang distant dyan, eh. May CCTV sila sa Japan, may CCTV sila sa, di ba? Ang lupit na. Hindi, ito pa. Ito, one time, kwentong sibuyas lang din. Nasa MRT ako. Nasa MRT. Alam mo yun, siksika sa MRT, di ba? Sakay ka sa MRT. Medyo, pagka nasa MRT ka, medyo social ka. Kasi pag LRT, okay lang din. Pero mas social yata sa MRT. Feeling ko lang. Sa akin lang yun. Ako lang yan. So, di, actually, syempre, mga kasabay mo, mga katrabaho sa Ayala, sa Makati, sa Ortigas. Syempre, di ba? Pagpapasok yan, ang babango niyan. Ang babango niyan. Di ba? Yung... bagong ligo, no? Lalo ano, mga bagong no? Ligo. Fresh, di ba? Bagong ligo. Parang ano, parang cologne. Pero talaga namang siksikan. So, syempre, may mga night shift na tao na, kumbaga, yung umaga mo, fresh na fresh ka sila, pa-uwi pa lang, ano? Pag talagang ganyan, yung kumapit na ganyan, nakatayo ka rin, pero siya kumapit siyang ganyan, humawak siyang ganyan, familiar talaga yung amoy, be. Ano, nabulok na sibuyas? Nabulok na sibuyas? Hindi naman, pero alam mo yun. So, sinundan mo talaga yung kamay niya, puti ng braso, sinundan mo talaga. Ang ganda naman ko, pero talaga namang nanuntak ng ilong, promise. Kaya, pag minsan na, gusto ko na yung kulay champurado kong kutis eh. pero talaga naman, talaga nanuntak talaga. Hindi naman sa nanlalai tayo, pero hygiene is important din. Importante yan, lalo na kung ikaw ay umaharap sa mga tao, di ba? Ayaw naman natin na ano, ma-brand ka na ano, na uy, amoy mamahalin ka, be. Amoy social ka, mamahalin. Chanel. Oh, di ba? Amoy, kung dati-dati, pag sinabi amoy sibuyas ka, ang dugyot mo. Ngayon, pag sinabi amoy sibuyas ko, amoy mamahalin. No? Diba? Huwag ka ganyan, ano, aming mamahalin yan. Oo, no? Ayun, yun naman. Grabe talaga ang sibuyas. Ikaw, anong kwentong sibuyas mo? May na-experience ka ba sa sibuyas? Ano ba to? Ikaw ba yung host? Nagpalit na ba ang ano? Sorry na. And then, ako again, pala, ako pala yung interview. Oh, hindi actually, Apple ah, ano to, pwedeng mag-host to si ano, si Luis. May potential to eh. Nakikitaan ko na 'yan. Soon magiging ano natin 'yan, TNC host. Ano yung tanong mo? Anong characteristic? Anong kwentong sibuyas mo? Ano yung sibuyas incident na talagang hindi mo makakalimutan? Hindi, actually ang sibuyas kasi I can relate dun sa personality ko, yung flexibility niya. Flexible lang sibuyas, ano, no? Oo, kasi pwede mo siyang kaining hilaw, di ba? Gusto mo ba yung kumakain ng hilaw? Pwede mo rin kaining na luto, di ba? Yun ang maganda sa sibuyas eh. So, ganun tayo dapat, flexible. Di ba? Pwedeng hilaw, pwedeng luto. Depende sa, no? Depende sa gusto kumain. Oh, di ba yung ganun na sibuyas? Oo, pwede sa salad, no? Oo. At saka, may naalala akong ano before, di ba nagbibigas ako, no? Nagbibigas. Umiikot kami sa palengke noon eh.
nung mga, di ba nakita mo naman yung bodega namin before, di ba, sa mga palengke. Meron akong isang matandang suke na ang sarap siyang, masarap siyang kakwentuhan. Tapos everyday, may ano, may nurse na napunta doon para tignan ng BP. Tapos nakita ko talaga yung ano, yung babae na yon na nurse. Na umiikot din sa palengke. Kasi lahat ng mga nagtitinda doon, kinukunan niya talaga ng BP. Ang ganda ng kutis niya, tapos maganda yung katawan. Tapos tinanong ko, alam mo, sabi niya, alam mong sikreto ko, Miss Kate, ano lang, yung sibuyas talaga na sariwa, kasi ano, healthy. Healthy yung sibuyas. So, yun yung ano, yun yung maganda doon, no? So, other than pwede mong kainin na sariwa, di ba? Like sa sisig, ibubud mo lang dyan. At saka sa lomi, di ba? Pang toppings. Oh, oh. Totoo naman. Oo. So, siyempre, in contrast, hindi ako ano, di ba, ang sibuyas kasi yung pagbalat sibuyas. Yung kala ko pwede kang kainin sa riwa. Pwede, pwede. Bakit pwede? Baka ma-excited tayo kay Apple nito, di ba? So, ayan, in contrast naman, siyempre, hindi tayo madaling umiyak. Parang ako, pag umiiyak ako, ano eh, nababadoyan ako sa sarili ko. So, ganun siya. Hindi ako ganun. Oh, talaga? Hindi ako... Oh, dahil ano, strong lang talaga yung personality mo, be. Oo nga. Yun ang maganda ako. Parang sibuyas, strong yung personality. Strong sa... Pero sa kabilang banda, may ano eh, may component siya na, ano nga, may iyak ka. So, hindi naman ako balat sibuyas. Pero yung pagiging strong niya, para mag-iba yung lasa ng pagkain, yun. Ganon tayo. Ganon yung ano natin, component natin. Di ba? So, buti na lang nagmalang sibuyas. Dahil kung hindi, hindi natin siya pag-uusapan. Pero alam mo, imagine mo, buti na lang tamo ngayon pababa na yung trend. Imagine mo kung ikaw ay nagbi-business ka, business pang tahanan, di ba? Nung naglahat tayo online, no? Well, we tried to do, di ba? Nagkaroon akong tapsilugan. That's another business sa tahanan, di ba? So, wow. Pero nung nag-pandemic, kinailangan namin magsara dahil, di ba, matakotang lahat, matakotang lahat ng COVID. Tama, tama. So, we do online. Nagpapa-order kami online. Pero dahil okay sa nagtaas yung sibuyas, nakasurvive naman, nakakatawid. Kasi lalo na nung time na pandemic na nga, nawalan ka pa ng work. Parang isa ka sa... Sakto sa'yo, no? Nawalan ka ng ano, no? Oo. Pero kailangan mo maging madiskarte. So isipin mo yung mga nag-o online selling ng pagkain, like what we did, nag-online selling kami. Impacted talaga sila ng pagtaas ng sibuyas. Parang, tas yung market mo, kailangan mo makipag-compete sa presyo ng hindi maapektuhan yung lasa ng mga niluluto. Alam mo yan, masarap kaming magluto. I mean, kaya kami, alam mo, kaya kami ng mga bilugan eh, kasi masarap kaming kumain. So, ganun din yung gusto namin gawin, di ba? Yung pagkain sa ayon sa panlasa namin, yun din yung binibenta namin. That's the reason why yung mga customer namin, mga close family friends lang, hindi talaga siya business na open to all and all. Parang, nagpapa-order lang kami, magluluto ako ng kare-kare, sinong gusto umorder. Magluluto ako ng ganito, sinong gusto umorder. Puro special lang. Kasabay. Parang ganun. Para walang sayang. Ganong diskarte, parang ulam ko, at the same time, kumikita. Binabawi ko rin sa kanila, i-share ko rin sa kanila. Pabenta ko rin. So, yun yung ginawa ko para mag-survive, no? No, so, kwentong ano yung sugos. So ngayon, nung nakapag-work na ako ulit, so at least medyo naka-stable na ulit. So hindi na tayo nakapili ng nag-online selling, hindi na tayo nagaganyan kasi we work na ako ulit. Well, pwede naman ito. Kaya talagang mahal yung sibuyas, isa pa yung factor. Kaya sayang eh, parang hindi ka lang din kikita. So, ba't ka pa magbabank sa ganong negosyo kung alam mo namang hindi ka kikita? Diba? So, naawa ako sa mga nag-online selling pa rin nung nagtaas yung sibuyas. Kasi ramdam mo, di ba, na how willing you are to sell. A product na hindi nagbabago yung kalidad. Tama. Pero ang impresyo, yung presyo parang hindi mo rin maitaas kasi naawa ka dun sa
ano, sa bibili. Pero kawawa ka rin naman pag di ka nagtaas. So, tama. Paano mo babalante? Oh, niya, tsaka ano, edi charity na lang 'yon, 'di ba? Oh, ayoko na mag charity for life. Oo, 'di ba? Alam ko 'yun, nakaka-relate ako doon. So, kahit masarap ang usap natin, Luis, so kailangan nating maghanap buhay. So, wag po kayong aalis at marami pa kaming pag-uusapan ni Luis about sibuyas, about negosyo at home. So, ma-appreciate niyo po yung pagiging father ni Luis kung gaano siya ka-responsible. At wag po kayong aalis at babalik po ang negosyo at home. The new channel is an online alternative, a new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. And of course, here in Negosyo at Home, every other Saturday, 1:30 p.m., you can watch live or on replay via Facebook or YouTube, or follow us on Instagram. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC Now. For sponsorship, please email now@thenewchannel.com or send us a direct message. Enjoy these life-changing shows because we made them for you. And of course, sa ating mga sponsor, ayan, so special mention po yung ating fourth year placenta. So ito po yung ating sekreto sa balik alindog, o, di ba? So kahit anim ng anak, no? Hindi sa patanda, tayo ay sa pabata. And of course, tayo ay user din po ng ano ng Yoli, no? Ito. So nasa ano ako ngayon, 28-day Better Body System. Di ba nag-Yoli ka din before ano, Luis? So yan.
So thank you, Miss Tina. Siya yung nag-sponsor sa akin ng ano ng Yoli. So I'm enjoying yung Alkalit, yung ano yung passion na replacement sa kape. And of course, yung kanilang shake, shake, shake. So thank you, Miss Tina. Paki-screenshot nga ako direct para makita ni Miss Tina. Para mabigyan niya ulit ako ng ano, isa pang package nito. So I hope papayat ako, no. So sana all. So thank you, Miss Tina, sa ating Yoli. And of course, ito ginagamit ko rin, no, yung ating Atomy. Atomy, ano siya, capsule essence. Sponsor din po natin to. Picturean mo din na to, ano, direct para makita ng taga-Canada ang upline natin. So ginagamit ko siya for laminated skin, oh, di ba? So feeling celebrity tayo. So madami yung ASEA. So, and of course, yung Kamaya Coast. Na sponsor din po natin, na located po sa Bataan. So kakagaling lang doon nila niya, nila Lisel at saka ni Sir Gerard, yung mga ibang team natin, no, yung mga ibang team Kate. Yan, in case po you're interested to visit yung Kamaya Coast, you are a seller or a buyer, just let us know. Ibibigay po namin ni Direk yung aking contact details, no. So masarap po doon lalo na magsa-summer. Luis, punta tayo doon, di ba? Tayo nila Sir, ano, si Sir Dan Umo. Sasama mo yung mga anak mo, akong bahala. So, ititreat ko kayo. And meron din kami, no, sa TNC. Meron din kaming ano, plan doon for May. Doon tayo magsa-summer. O, di ba? So, masarap po doon sa Kamaya. As in, especially yung ano, Cavite Bridge, Cavite Bataan Bridge, ongoing na. So, pagdating talaga sa investment, maganda siyang investment. Mura pa po yung lupa doon, no? So, ngayon, pumapatak ng 13 to 15,000 per square meter yung lupa, no. Lot only yung binebenta natin doon. So, kung gusto niyo pong magnegosyo at home, you can consider Kamaya Coast. Pwede niyo po siyang ano, gawing business sa bahay kasi pag may ano buyer kayo, i-zoom lang natin. Tapos meron tayong FB group, no. May FB group po tayo na you can join and explore yung mga materials. So, di ba? Ang dami nating sponsor. So sa season 3 dadami pa po 'yan. Ayan, direct ibalik na natin si ano, si Mr. Sibuyas. Ang ganda actually ng ginawa ni Luis yung Cry Me a River. Hi, welcome back to me. Ayan, so I hope you're enjoying yung ating chikahan na Luis. And yan, since na-mention mo kanina, 'di ba, na pre-pandemic pa nakakapag-negosyo ka na talaga at home, 'di ba? So since ngayon I understand work from home din 'di ba yung ano mo with your company, tama ba? Wala ba kayong face to face? Actually before pandemic I'm doing work from home na talaga. Dahil 'di ba nung naging pregnant si She, alala ko lang because she has shown me Yoli. Nag-Yoli kami yun. Yung anak ko, Yoli Baby yan. Tawag namin Yoli Baby. Kasi pareho kaming lumiit. Si Sophia. Then, dahil doon, sa product na pinakita mo, lumiit kami, nabunti si Shep. Nice. Yan. It's a good story to tell. Kaya nga, maganda pala yung ano mo, no? Yung I bought 4 boxes kasi. As in, 4 boxes binili ko. Ilang months mo yon? 4 months? Dapat tig 3 months kami ni She. Kasi nadala na kami ng 2 boxes. Sponsored lang din yung 2 box ng tita ko. Okay. Tapos pumayat kami nung after namin ng first box, yung isa kami, nabuntis na siya. On the second box na kami, na boxes namin, nabuntis na siya. So pwede naman siya, di ba, kahit buntis, pwede naman ding inumin siya. Ang pinatuloy lang ng doktor noon, Alkalit at saka Pure. Okay. Ang ganda na yun. Yung Alkalit Pure. Pero ako, nagtuloy-tuloy ako nun. Medyo costly, pero yung value for money is there. Yung effect, tuloy-tuloy mo lang yung cut, I believe. Talagang kung may discipline na kasama yan eh. Kasi may program din ng pagkain. Hindi. Actually, meron sa pagkain, doon ako guilty. Alam mo, bumabawi ako kung saan, sa Irish exercise. Magmula nung nag-Yoli ako, nagbabike talaga ako every morning. Tapos yung body clock ko, na-fix. So talagang kahit walang alarm clock, 5 o'clock gigising na. So
Meron na rin kasi akong ano eh, binablock ko na yan sa time. As in 5, dapat wag mo na mag-cellphone. As in, kasi ang bilis ng oras eh, di ba? Kung iintindihan mo yung mga nagte-text every day, every minute, hindi yan matatapos eh. So talagang mag-set aside ka talaga ng time for yourself. And of course, time ko din yun sa ano, sa creator natin. So pag nagbabike ako, meron akong music na ano, praise and worship. Tapos minsan naiiyak, di ba? Parang sibuyas, ano? So, siyempre, maalala mo yung mga nung unang panahon, nung nawala yung aking ano, yung aking late husband, di ba? Ganong, may mga ganong ano, may mga ganong moment pagka ano, nag-iisa ka. Oh. So, which is kailangan natin yun, no, yung me time. Oh. So, kumusta naman yung ano mo, minsan, yung work mo? Oh, sige, yung muna, work ko, yung tanong ko, ikaw ba minsan may time ka lang na parang gusto mo lang umiyak? Oh, for no reason na to. Gusto mo lang umiyak. Parang iba rin kasi yung feeling ng umiyak ka eh, no? Na ilang, may i-release mo. Healthy yung pag-iyak. Oo, kasi ano yun eh, it's a salt, no? Ano yun, di ba maalat siya? Kasi pag nailabas mo, maganda sa pakaramdam. Pwede kasi maraming klase ng pag-iyak eh, di ba? Parang sibuyas, galit ka, malungkot ka, masaya ka, di ba? Di ba? Minsan ako, nararamdaman ko yun, sa sobrang tuwa ko, naiiyak ka na eh. Minsan naiihi ka pa nga eh, di ba? Hindi ko pa naman asang maihi, pero ay, di ba? Ay, ako, one of the time. As in, pag ano, basa yung aking panty sa sobrang tao. Baka sign of aging na yan. Naiiyak ko. Hindi, dati pag gano'n, pag sobrang tuwa ko talaga. As in, basa, oh, eh, alam mo na yun. So, as in, joy talaga yung nararamdaman. Oh, ayun. Oh, totoo naman. Oh, yan. Ikaw anyway, naman kumusta yung work ko? I'm currently working from home. I'm a technology architect. Nasa IT. Currently doing quality assurance work. Testing on a... Hindi ko na lang magitin yung company. Kasi hindi ko alam yung policy pa kung baka pag binanggit ko, violation ako. Kung pwede. So, baka tingok ka agad, ano? O, diba? Anyway. So, I'm testing their products. So, the application is for insurance company in the US. So, yun. And while doing that, dahil gusto natin ng extra income eh. I'm doing up live sa gabi. Ay, on my free time. Kasi panggabi ako dito sa work ko sa IT. On my free time, I do up live naman. Ito naman. Ano up live? Yung up live. Yung kanta-kanta mo. Yung kanina. Oh, yung kanta-kanta ko. Yan. Sige, isan mo yung fairness. Ilan yung views mo na? Hindi siya per view eh. Per ano ba? Yung reach. Ang naka pinakamataas kong na-reach na nasa 4,000 views. Pero kasi hindi mo alam kung ilan ang bots doon. Sabi ni Apple. At saka yung organic, no? Ayan. Apple. Ayan. Then tapos, ayun lang. Kwento-kwento. Ang content ko kumakanta. Minsan pagdating ng 12 o'clock, meron akong party live na rin tawag. I have group of people who wants to... Invite mo join the may app live tapos kantuhang malupit, kantahan, kwentuhan, kantawanan. Tawanan. Ay. Kasi nga Sige. Mga loko-loko din yung mga nandoon. Sweet. Lalo na pag lagpas na ng 12, nang tawag nga namin doon, ano eh. Manyak-manyaka na kasi 12 o'clock na. Aswang lang ano. Ayun pala yung mga hindi sabihin hindi na kay Apple. Hindi yung na, kwentuhan na parang pang matured people na. Wala ka na sa mundo. Parang okay. Nakamundo na sa akin. Oo, yung mga ganyan. Pero alam mo yun, just for fun. Minsan, aminin naman natin, di ba? Ang topics, ang mga masarap na topic na nagiging interesado yung tao, di ba? Pag hindi religion, ibang tao, sex, di ba? Totoo. With all honesty, pag yun ang topic, yung mga tao, dumadami yung views. Oo nga, totoo yun. Kaya ba din, ba't ganun yun? Pero, kaya minsan, hindi mo may iwasan na, minsan you go by the flow. Pag napunta na doon yung topic, tapos madadagdagan na malalo ko rin na kasama mo.
Oh, yun, magtataka ka, no? Yung mga ganong content. Oh, yung mga ganong content talaga, no, nag-ano siya, mas gusto ng, mas niyayakap ng mga tao. Kasi nga, naisip ko siguro dahil ba, ano, secluded na. Makamundo tayo. Sa society. Eh, gusto talagang hindi, may chemical sa katawan natin na kailangan mong i-release, eh. Yung sa pagtawa at saka yung pag-ano mo, di ba? Kailangan talaga yung kaya, ayan, baka ano, open na, ma-open yung mind ng ano ng nakikinig dito. Yan, Miss Apple. Kaya lang, pero ang siya, naisip ko lang, although matured yung usapan ninyo, then ang point ko, this is my room, nandito kayo sa party life ko, anything goes. Diba? Parang, oo nga. Kung bata kayo, kung bata kayo pumasok kayo dito, parang responsibility ko ba? Dapat 18 and above kayo lang naman ang nasa apply. So kung mas bata ka dyan, hindi ka pa kasalanan na makarinig ka. Okay. Ano, may mga bagay na hindi mo makontrol eh. Oo, tama. Oo. Although, ang ginagawa ko, minomoderate ko lang din naman. Kasi, di ba, hindi we don't want to be brutal. Kasi, may audience ka pa rin na kinoconsider. And, with having people na yung mga audience, you have supporters, no? Magbabagsakan ka kasi that's how you earn it. Babagsakan ka ng gifts before you sing. Because you sing, you made them happy. Okay. But most of them, galing nasa Middle East, mga OFW. Although, doon, medyo single dad ako doon. Discarte ko na yun. Sige nga, isang mga sa akin yan. Oo nga. Isang mga, at least, diba? Alam na, wife. Ano, pinag-usapan alam kasi, nakakapag-negoso ka at home with your hosting, and singing, ano, tayo. Oo. Yun yung sinasabi kong negosyo at home na I can do that. I could do extra at at may convenience at may own time, di ba? People can do that if we only put a time for that particular item or job, di ba? Kung gusto niyo magnegosyo at home, gusto niyo gayahin si Kat who is the broker na ano, pagpaturo lang kaya kung paano niya gawin ang online, na makabenta online, di ba? Kasi it's her, ano eh, forte. Kasi ang forte ko talaga, ganito, hosting, patawa, kanta, magsalita. Galing, no? Galing yan sila. So, kung saan tayo, ano, pwede kumita? May potential yan. Haligal, di ba? Legal. Basta legal. Diba? O, di ba, direct may pag-ganun pa sa talagang effect, di ba? Yung tawa na yun. Dahil dyan. And of course, ayan, Luis, ano man siya mo yung ano. Gusto ko yung term mo eh. Yung architect. Technology yun, architect? Ganyan. Yung technology architect. Yeah. Luis, ako kasi, di ba, ano kami, Bachelor in Science in Computer Science. Ako, hindi ko talaga siya nagamit ng todo yung aking kurso. At isa ang nakakatuwa kay Luis, as in kinarir niya talaga yung kanyang ano, yung kanyang course, no. So kahit papaano, yung napag-aralan namin ng ilang years hanggang ngayon namumutay-tay sa kanyang ano, sa kanyang dugo at sa kanyang utak. So doon naman ako very proud sa iyo, Luis. So itong tatawa ko proud ako sa iyo, alam mo 'yan, cum laude ka. Hindi, ano lang yun. Chamba lang yun. Alam mo naman, sip-sip ako nung mga, sa mga ano, di ba? Sa mga... So, Sen, siyempre, ano palang question ang, pa lang. Yan ang talo ng mga gagaling sa academic sa iyo, Kat. Sila, academically good. Ikaw, madiskarte ka. Hindi, totoo kasi, sabi, dahil scholar kasi ako dito sa amin eh. E di, first sem pa lang pag alam kong alanganin na sir, ano po ah, bawal akong ano, magkaroon ng line of 7. So dapat, di ba? Nilalambing ko na, first sem pa lang. Tawag dyan, managing expectation. Oo. At babae man yan, di ba? Ganun ginagawa ko. Totoo naman. Actually, si Kat din ang nag-convince sa akin eh, na tumakbong president noon. Oo, saan? Dahil di ba sinipa ako sa USG, so tumakbo ako president dun sa Comsoc.
Yan. So, then I am convinced nung tumakbo ako, ayun, I bagged naman din an award nung graduate kami ni Kat. Siya cum laude, ako student leader of the year. Yan naman ang ano natin. Wow, galing. Ako guess doon, palakpakan. Pero dahil yeah, din yan sa pag-push ninyo. Kaya nga eh. So, kaya ang ano namin ni Luis, ano, mapapolitika, mapaseksual, lahat yan, basta lahat ng pwede pag-usapan, sibuyas, pamilya, negosyo, napag-uusapan talaga namin. So, walang keme, no? Oh. Kaya, I'm very thankful, Luis, na binigyan mo kami ng oras, kahit ano, medyo na late na tayo mag-start, no? And, okay ayan, lang so, yun, Kat, basta ikaw. Final words, wait, wag muna palawag. Sinumpong yung aking ubo. Diba, as promised, magpa-fast talk tayo. Yan. So, fast talk muna tayo. Gayahin natin si Boy Abunda. Game ka na? Sige. Go. Sige, Americana o Barong Tagalog? Barong Tagalog. High tide, low tide. Low tide. Tatalumang mo eh. True love o world peace? World peace. I found my true love already. Ikaw naman. Kung presidentiables ka, anong advocacy mo? Magkaroon lang ng isang kulay ang Pilipinas. Isang kulay? Kasi kung magkaibang kulay, nagkakahati-hati eh. Oo nga eh. Very good. Anong kulay naman yon? Red? Kulay ng pag-asa. Green. Ano yung white? Ah, pink. O yan, best Filipina beauty of all time. Gloria Romero. Wow, pwede. Yung ganong ganda. What makes you blush? Akala ko Kate Garcia. Ah, pangalawa yun eh. Ikaw naman eh. Sabi mo yung best eh. Diba? Second runner up. First ano sabi mo, what makes me blush? Pag nako-compliment ako, pero mahirap akong mag-blush, Kat. Oo, kasi ano, hindi nakikita, nagmamahogani ako. Ganon. Walang kahoy na namumula na ano, nagba-blush. Oo, matigas yun, matigas, mahogani. Pag nagiging mapulang kahoy lang tayo, mahogani. I like it. What makes you sexy? After pooping. Oh my God. Oo nga, pareho tayo. Diba? Diba? What makes you quiet? Pag may nagpa-realize sa akin na ano, mali ka talaga. Ganyan. Kasi di ba minsan may tendency ako maging... Kayo, no? Ako laging tama. Ako laging tama. Pero totoo, pag naparealize mo na mali ka, mananahimik. Mali ka eh. Kaya mo tanggapin. Mali ka eh. Shut up ka na, no? Pero, tama. Gusto ko yun. Pero pagkatama ako, hindi ako magsashut up. Correct. Diba? Okay, one thing you're not good at. I'm not good at making a lie. Wow, taray. Sana telling all. Hindi ko talaga kaya yan. Parang hindi ko kaya. Ayoko talaga yung... Even si Shea, pagka... Ano, hindi ako komportable. Nagmamanifest sa itsura ko. Alam ni Shea pang nagsisinungaling ako. Kasi hindi siya magandang gawin. So, oo nga. Tsaka hindi ko yun. Hindi solution. Kaya nga hindi nga kasi ako... Kasi ako yung tipo ng taong pag mali-mali, pag tama-tama, di ba? You cannot correct yung mali. Sorry, principle ko lang. Medyo ako lang siguro to, no? Pero yun kasi prinsipyo ko, eh. Pag mali, hindi mo pwedeng tama ang mali. Na gagawin mong tama, di ba? Pag mali-mali. Mali kasi yan. Mali. Ganyan. Taong hinahanap mo after a long, tiring day? Yung anak ko, siyempre, tsaka yung asawa ko. Family. Family. Magkano ang iyong dangal, Luis Cibrian? Pwedeng libre.
Depende sa kasama. What alam mo, napakababaw lang ang hukat. Alam mo yan, di ba? Alam ko naman, oh, pareho tayo dyan. What are you giving up for love? My life. Oh my God. Kaya I can't give my life. Anong hindi mo gagawin sa, para sa pag-ibig? Magpakamatay. Lalo oh, na, tama. I could give my life, di ba, kung halimbawang kailangan. Pero yung magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig na hindi mo makuha. Dahil sa pag-ibig. That's, ikaw pa, lahat naman nakukuha mo eh. Correct. Huling taong inisin mo. Yan, si Buya, related na si Buya siya na. Huling taong iniyakan ko. Yung I have one best friend na parang ano ano ba? Mahal mo siya dahil best friend mo siya before bago pa tayo maging magkaibigan. Ano nung nagkagalit kami tapos parang break up 'yun ng pagiging best friend namin. Tapos basta umiyak ako. Tapos sabi ko, this is the last time na iiyak ako because of this. Mm. Dahil nagalit ka lang for no reason at all. Oo nga. Pero parang yun talaga ng, yung kulit. Pero, ang laki ng emotional investment mo, tapos biglang ma-ano yun. May kapalit yun. At least kami naman ang kapalit. Kaya okay lang. Oo naman. Pero alam mo yun, there are times na naalala mo pa rin. Kasi June 5, 2011, I still remember the date. Oo nga, no? Na for no reason at all. Magkaibigan na tayo nun, bakla. 2011. Oo nga. Pero yun yung breakup eh. Yun yung kaibigan ko siya mula 1996. Babae. Okay. Sige. O ito na, seryoso na tayo. Lights off or lights on? Lights off. May insecurities kasi ako eh. Diba? Para tayo. Ayaw, makita yung bill ko. Sex ay, or ay, chocolate? Chocolate. Of course. Oh, best time for sex. Ang pinakalata pag yung sinungaling ako eh. Ha? Madaling araw. Oh my God. Yung tulog lahat, ano? hindi kasi, di ba? Hindi naman... lumaki ako ng ano, hindi naman kami mayaman nun, tapos wala kaming room. Parang isang nakalatag lang, di ba? So pagka magdudukay yun, tapos may mga tao doon, so kailangan, ano, yung halos tulog na sila. Tulog na sila, patulog yun wala. Oo, parang since then, parang naging ano mo yun, nakasanayan mo. Si Apple sa atin. Nakasanayan mo. So ang bilis ng oras. Tapos, di ba? Kita mo, ano na, mag-iisang oras na tayo. O, picture muna daw tayo, sabi ni Direk. So, bago ka mag-final word. Okay, and I hope you enjoy our show, Luis. And, yeah, I did. I hope makasama ka namin dito sa Negosyo at Home. Yeah, I will find time. Kaka kailangan nyo akong i-guest or something. Explore, Mom. Yes, ayan. So, thank you, Direk. Picture na kami. Ayan, so while, okay na direct. So yan, final word for negosyo at home. And ano yung, i-advise mo sa mga madlang people na pwede pa rin magnegosyo kahit sa bahay. Totoo, ang pagnenegosyo, if you want to, magnegosyo at home, no? Ang pagnenegosyo, kailangan may willpower ka to do so. Lahat gagawin mo, even you're at home, pwede mong gawin yan. Kasi we have all the facilities to do that. Magkaroon ko lang ng internet, you could do so. And you have find people that who could help you kung ano yung negosyo na gusto mong i-build, no? Since online na tayo, so let's make the best out of it.
So, yan, kay Kat, if you want maging broker, you go to Kat. If you want to do some streaming, you can ask me. Yeah, yun lang naman. So, enjoy everyone. Thank you for having me here. And God bless. Yes, thank you, Luis. Thank you. And we'll hope magkita ulit-ulit tayo soon together with our Kaberks, no? Punta tayo sa Oh, papatulak mo yung kamaya mo, ha? Sama mo yung mga baby mo. Pwede ba si Shedon? I will. Enjoy tayo doon. Mag-enjoy yung mga bata doon, yes. So yan, lumipas sige, na naman sige. Po yung yung ating isang episode. And yung susunod kong guest, ang mga dalawang chikiting ko. So abangan niyo po yan. And again, para po dun sa ating promo and level up na pagtulong po sa mga nasa laylayan, abangan nyo lang po yung magiging ads namin. And halos papalapit na po yung ating Valentine's next week, kaya nakaregda ko ngayon. So pang Valentine's yung aking outfit. And of course, maraming salamat sa Panginoon Diyos sa binigay niya po na buhay. And of course, maraming salamat din sa mga taga-subaybay and 40NC. So, signing off, I'm Kate Dalaga Garcia, your Madiscarding Nanay, and thank you for watching Negosyo at Home. God bless.